Nag, I am sorry. Si Pangulong Digong Duterte matapos magpatulok ng Sinopharm COVID vaccine. Kahit wala itong emergency use authorization mula sa Food and Drug Administration. Ayon sa Pangulo, ang Sinopharm job ay sakop ng compassionate use license na ibinigay sa Presidential Security Group. Pasabay nito ay pinagtanggol ni Duterte ang desisyon na magpabakuna gamit ang Sinopharm dahil buhay naman daw niya ito. Para wala ng gulo, pinulot pa ng Pangulo ang pagdating ng Sinopharm sa Pilipinas. Narito ang Pangulong Duterte. So, we are sorry. You are right. We are wrong. Ang Sinopharm, maybe tomorrow or following day, wala na yan. I made it as a personal request. Ngayon yung tinurok sa akin, I said, it's a decision of my doctor. And all things said, this is my life. Alam ko man kung passionate youth. So there was this legal point that made it possible for me to see. Sinabi ng doctor, Sinopharm, because of the record outside of the Philippines na maganda ang and all of the Chinese official Sinopharm. Pero kung parang ganoon namang ingay, i-withdraw na lang. Umaasa naman ang Pangulong Duterte na epektibo nga ang gamot na ivermectin contra COVID-19. Sa kanyang public address, sinabi ng Presidente na kung may mga doktor na itinataya ang integridad para sa ivermectin, posibleng totoong ligtas at mabisa ito. Nagpahiwatig din ang Pangulo na maging siya iinom ng ivermectin kapag natapos na ang clinical trials. Una rito, sinabi ni FDA Director General Dr. Eric Domingo, posibleng malaman ang epekto ng ivermectin sa COVID-19 patients sa loob ng 1 to 2 weeks. I'm praying that ivermectin could be of use to baski ano na lang palliative na hindi ka mahawa kaagad. There has to be an effect in that thing there that is being introduced into your body. Kasi kung for preventive, meron nga. Kung maglabas yan, that's what also I'm hoping that it will turn out that way. That we can use it so that ako ang mauna mag-ano. Because inumin mo para ano ka yung at this preventive. Maigpita ang direktiba ni Pangulong Digong Duterte sa Philippine National Police na arestuhin at ikulong ang mga taong wala at mali ang pagsusuot ng face mask. Ang direktiba ay nilabas ng Pangulo sa kanyang public address sa kagabi ang 2 ngayong linggo. Ayon sa ating Pangulo, kailangan maghipit ang PNP dahil marami ang pasaway. At kahit may suot na face mask ay hindi naman maayos ang pagkakagamit nito. Narito ang Pangulo. Yung iba, ano lang, for compliance lang, naglalagay ng mask pero nakalabas yung ilong. My orders to the police are those who are not wearing their mask properly in order to protect the public. Kasi kung hindi mo ma-depensahan yung publiko, to arrest them and detain them, investigate them why they are doing it. You have 9 hours. E detain mo, tapos investigahin mo siya kung bakit ganun ang behavior nila. Umiigi na ang healthcare utilization rate ng bansa. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na ang improvement ay resulta ng pagbagal ng COVID cases nitong nakalipas na linggo. Ayon sa kalihim, ang overall healthcare utilization rate ng bansa ay bumaba ng 4.7% mula sa 53.7% noong kalagitnaan ng Abril na may 49% na lamang nitong ika-4 ng Mayo. Ipinahayag pa ni Duque na ang naturang improvement ay mula sa impact ng ipinatupad na enhanced community quarantine sa Metro Manila Plus. Paliwanag pa ng Health Secretary, nararamdaman na ang bentahe ng ECQ sa pagluwag naman ng mga ospital sa bansa. Samantalang ito naman po ang ating mga pag-unlad sa ating pong tinatawag na National Healthcare Utilization Rate. Malaki rin ang binuti nito
ang ating pong HCUR nationwide dahil sa ECQ at MECQ. Maraming salamat po sa inyo, Mr. President, for approving this community quarantine classification. So, na talaga pong malaki ang naging epekto sa pagbaba ng kaso. Alas 7:08. Darating na sa Pilipinas ang Pfizer COVID-19 vaccine sa susunod na linggo. Ito naman ang sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na itinakda ang arrival ng 193,000 doses ng Pfizer vaccines sa May 11 para sa initial rollout. Ayon kay Galvez, handa na malukal na pamahalaan sa Metro Manila sa pagdating na mabakuna habang tinitignan na rin ang Cebu at Davao dahil sensitibo ang temperature requirement ng Pfizer vaccines. Narito si Secretary Galvez. Yung ano, maganda po yung negotiation po namin kahanginan ng ano ng Pfizer at dadaloy na po nga po yung ano yung Pfizer na ano na mga COVAX ano po natin na may assurance na po na 1.3 million ang darating sa May. Darating po ng May 11 most likely yung 193,000 na initial rollout na parang yun po ang parang tinatawag nating mini rollout ng Pfizer para maging gamay na po natin yung ano yung negative 70. Pinuri naman ng Malacanang ang Philippines Coast Guard sa maayos na pagtataboy ng mga Chinese vessels. At naglabas nga ng video ang Philippine Coast Guard kaugnay ng pagpapalayas ng matawan ng barkong BRP Cabra sa mga barko ng China sa Sabinas Yol. Sa video ay makikitang niraradyohan ng Philippine Coast Guard ang pitong Chinese militia vessels. Upay paalam sa kanila na ang Sabinas Yol ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nabatid na dead malamang ang mabarko na sa tatlong beses na pagraradyo sa kanila. Kaya napilitan ang BRP Cabra na lumapit sa mga Chinese vessels upang sila ay maitaboy. Narito ang bahagi ng video sa nanganap na radio communication ng Coast Guard sa mabarko ng China noong April 27. This is Philippine Coast Guard, BRP Cabra MRRV 4409. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. You are requested to provide the following. Name of vessel, intention, last and next port of call on channel 16. Samantala, hindi kinikilala ng Pilipinas ang pagbabawal ng China na mangisda sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Simula 1999, may fishing ban ng China tuwing May 1 hanggang August 16 sa sinasabing bahagi ng kanilang karagatan na umaabot din sa teritoryo ng ibang bansa. Pero naninindigan si National Security Advisor Hermenes Esperon Jr., hindi sakop nito ang mga mangingisdang Pilipino na naghahanap buhay sa ating exclusive economic zone. Muling hinikayat ni Esperon ang mga Pilipinong ituloy ang mga aktibidad sa West Philippine Sea. Nasabihin mo na nag utang na loob. Utang ina, akala ko ba Pilipino ka? Alam mo ba ang utang na loob? Do you know the dimensions of utang na loob? Yung utang na loob, iba yung away. I think, Mr. Xi Jinping, I said you should not do that. Why, Mr. President, that's ours. We are claiming it ours. Sabi niya, no, yes, whatever your claim is, huwag mong gawin yan. Sabi niya, why? We in whispers, ha? Yan, nandiyan sila. You know, do not do that because there might be trouble. Noon pa, giprangkahan ko na, ano yan, panelo, di ba nandoon ko rin? Lahat. Wala na yung United Nations, prangka-prangka, sinabi na there will be trouble. So magpunta ka man ng United Nations, magpunta ka ng Amerika, magpunta ka kung saan impyerno gusto mong tulong. Pagdating mo, papel ang dala mo o anong gusto mo, trouble is awa yan. Kaya mo. Kaya ko na ipadala ko yung mga Navy ko doon. For what? Padala ko yung mga Coast Guard doon.
for them to die. So, hindi ako gago ng ganun. Why would I waste Filipino soldiers' lives? Yun ang totoo. Yan ang maintindihan ng lahat.